Hello guys, good morning. Nakikita niyo ba ako? Charis! Ang late na ako nagising mga Inday kasi meron pa kaming mga parties. Parties! Ang parang ang dami. Charis, syempre late na ako nakauwi kagabi dahil sa inatinan kong party. Nakakaloka. But anyway, meron lang nag-comment about healthcare insurance since hindi naman ako mga Inday, pagdating sa healthcare insurance, iaano ko na lang sa inyo, pasensya na medyo naglobat yung mic, pero hopefully yung built-in camera is okay. Built-in camera, built-in mic sa camera na yan is okay naman siguro. Okay, lakasan ko na lang yung boses ko medyo, ng medyo light para naman marinig ninyo ako ng medyo malinaw naman. So, ayun, meron yung nag-comment about healthcare insurance. OMG! Eto na, guys. Eto, based lang from my own personal experience, hindi ako healthcare insurance expert. Kung ano lang yung alam ko, isishare ko para sa inyo. Ito, mga basic lang, mga Inday, okay? Habang humihigop ako dito ng kape at nagbe-breakfast. Ayan, yung ulam ko, ininit ko lang, hipon, tsaka beef, which is kagabi lang to. Nakakaloka. Chinyaron ko lang to kagabi. Okay. Okay, let's just talk about a little bit about healthcare insurance. So in my case, mga Inday, ang healthcare insurance ko, since I do maintain a full-time job with my employer, ang healthcare insurance ko is through my employer. And napakamura niya na. As in, napakamura niya na. I think ang healthcare insurance kung i-purchase mo, it would cost you around $200, $300, or $400 for each person. I'm not sure. I haven't tried it yet. So, na hindi through employer. So, ang insurance na binabayaran ko, mga Inday, deducted na to before sa nakukuha kong net pay. Nakikita ko lang siya sa mga deduction is around, I think, $58 to $60 kasama na ang aking dental insurance. Ang dental insurance nasa $5 lang ata. Tapos yung healthcare insurance is nasa $52, $53, $55 per paycheck. So in short, nagbabayad ako ng almost siguro mga $120 or $110 per month deducted before my, yung ano na, after nung tax, net pay, tapos magde-deduct pa yan ng mga ano, healthcare insurance, dental insurance, mga ganyan. If you, yon. So, murang-mura, mga Inday. So, paano ba nag-work ang healthcare insurance dito sa United States of America? Talaga bang lahat ng bills from doctor's office, hospital visit, and hospitalization, MRI, or any diagnostic procedure labs is hindi i-cover ng ospital at ikaw ang mag-shoulder lahat. Kasi yun ang naririnig natin about America eh. Sabi niya, healthcare is not for free. Well, that is true. It's not literally free. But depending on your plan that you got from your employer, doon nakadepende kung magkano yung babayaran mo at babayaran ng insurance, mga Inday. So ito, based lang sa ano ko ah, sa experience ko or sa kung anong meron ako ngayon. Ang meron ako ngayon ay PPO plan. Meron ding mga iba na high deductible plan, but let's not talk about the high deductible plan kasi wala naman akong ganong plan. So, for sure, hindi ako makakapag-share ng experience ko ng maayos kasi nga, hindi ko yun na-experience, diba? Hindi ako makakapag-share ng details na medyo close to accurate kasi nga, wala naman akong ganong plan, right? So, ito. Let's talk about first or let me define first some of the very, very conflicting English pa more. Ano to?
Aday. Ayoko nang isipin. Ayoko nang mag-English. Charis. Ayun. Mga terms na mahirap intindihin or nakakapanibago pagdating nyo dito sa Amerika in terms of healthcare insurance. Let's talk about deductible first. Ang deductible is the amount of money. Yan yung amount of money that you have to spend first. Okay? You have to spend first on your healthcare services. Yan yung amount na dapat gastusin mo muna, okay, on your healthcare services before insurance will pay. Okay? Bago bayaran ng employer ang mga healthcare services na inavail mo. Like labs, doctor's visit, if there is deductible after that, hospitalization. Pero usually, ang may mga deductible lang is yung hospitalization, mga diagnostic procedure, yan yung may mga kasamang deductible. Usually, ang office visit, no deductible as always. Pero still, mga Inday, it will depend on your plan. So please read your plan accordingly. English na naman! Ayun. So deductible. Yun yung parang dapat i-spend mo on a given calendar year in order for the insurance to kick in and pay their part. So, pangalawa, ano pa? Co-insurance. Ano ba yung co-insurance? Co-insurance, ganyan, nurse, ganyan. Ang co-insurance is doon kayo naghahatian ng insurance or healthcare insurance company like UHG, UMR, Cigna, mga ganyan. Yung mga Aetna, yan yung mga common na healthcare insurance dito. Yun yung hatian nyo naman. After deductible. Once na-meet nyo na, for example, yung inyong deductible, for example, you have $2,000 deductible, okay? Once na na-meet nyo na yun, mga Inday, para mas maintindihan, magbibigay ako ng example later, okay? Co-insurance, for example, you're covered 80%. So, magbabayad ang insurance after your deductible ng 80%, and then you will be paying 20%, 'di ba? 20% of that bill. So another term na dapat niyong maintindihan is yung hindi lang siya ano, maximum out of pocket in a given calendar year. So hindi naman pwede na gumastos ka na ng 100,000 pesos at 100,000 pesos. Nasa Amerika pala tayo. $100,000, mga Inday, eh, hindi ka pa rin 100% covered. No. Dito, merong tinatawag na maximum out-of-pocket. For example, your maximum out-of-pocket in a given calendar year is $10,000. So, kapag na-bill ka more than that, okay, it will be covered at 100% by your insurance company. Again, depending still on your plan. Okay, depending on the benefits on your plan pa rin. So, in my case, for example, kapag nakamag-maximum out-of-pocket ako ng $6,000 or $7,000 in a given calendar year, the rest will be covered at 100% or wala na akong babayaran. So, let's just say, for example, yung benefits ninyo, benefits ninyo sa doctor's office nakalagay doon. 100% covered, no deductible, after a $20 copay. PCP yun, ha? Primary care physician, like general practitioner. So, in short, kapag bumisita kayo sa doctor's office, okay, that, for example, if ang professional fee niya ay $200 per checkup, nakakalipa, $200, lalagyan ka lang ng stethoscope. Yon. Kung ang ano niya, ang professional fee niya sa isang healthcare insurance is $200, since your plan says you are covered at 100% no deductible, so i-disregard ninyo yung deductible. After a $20 copay, the insurance will pay the doctor, okay? They will pay
in full the doctor according to their contracted rate with the insurance. So ang babayaran nyo lang is $20 copay. Hindi kayo magbabayad ng $200. But if your plan says for example, oh, it will be covered after the deductible. Okay? Nangyayari to sa mga high deductible plan. So, 100% covered after deductible. Since wala pa kayong nagagastos in a given calendar year, ang babayaran nyo sa bill ninyo for that single office visit sa doktor or checkup, you will be paying the contracted rate of that doctor to that healthcare insurance. So, for example, ang contracted rate niya is $150. $150 ang babayaran ninyo. Okay. Same goes with, for example, hospitalization naman, mga Inday. Usually, ang hospitalization, according to my benefits plan, it's like 80% after deductible. Okay? So, hospitalization is covered 80% after deductible. So, for example, mga Inday, ang deductible ko ay $2,000. Ang maximum out-of-pocket ko is $6,000. Okay? $6,000. I have... Tapos nagkaroon ako ng bill. Let's just say, for example, $10,000. Nagkaroon ako ng $10,000. My God, paano ko ito babayaran? Uwi na lang ako ng Pilipinas. Balik na lang ako ng Saudi. O, diba? Charis. Ayun. Kaya bawal magkasakit dito, mga Inday. Nakakaloka. Ayun, kunyari, meron akong $10,000 na ano, na maximum, ano to, hospital bill. Since ang plan ko is 80% after the deductible, kailangan ko munang, ang babayaran ko first is $2,000 out of that $10,000. So, ang natira na lang ilan? $8,000. Since ang sabi ng plan ko 80% after deductible, ang $8,000 na yon, portion of that will be paid by the insurance na. Kasi nga nabayaran, babayaran ko na yung first $2,000. So kung yung natitirang $8,000 ay babayaran naman ng insurance ng 80%. So for example, ang 80% ng $8,000, tingnan natin. 8,000 dollars. So 6,400 mga Inday ang 80%. So ito yung babayaran ng insurance. Ang matitira sa akin -64 ay 1,600 na 20% ng 8,000 plus yung deductible ko pa na babayaran 36. Okay? So 36 yung babayaran ko mga Inday. Okay, for that $10,000 na hospital bill. So, free ba ang healthcare dito sa Amerika? Hindi. Ikaw ba ang magbabayad lahat? Depending or according to your plan, mga Inday. Ito lang yung mga, you know, some of the, ano to? Parang benefits na alam ko according to my plan. So, ganon. 80%. Meron namang iba na, kunyari, yung labs mo, 80% no deductible. So it means hindi mo kailangang i-met yung deductible. Okay? Kung magpapagawa ka ng or pupunta ka sa doctor's office and then magpapaano ka ng lab, for example, meron kang $2,000 deductible. So hindi mo na yan kailangang i-met, mga Inday. Nakakaloka. Hindi mo na kailangang i-met para merong bayaran ang insurance mo. Kasi nga ang sabi, 80% no deductible. Nakakaloka. So it means kung yung lab mo is $1,000, for example, hindi mo na kailangang i-met ang deductible na $2,000. Okay? You don't need to pay the whole $1,000 bill. So, ang mangyayari lang mga Inday is that 80% or $800 will be paid by the insurance and 20%, which is the $200 out of $1,000, will be paid by you.
Okay, babayaran mo yan. Saan ka magbabayad? Tak. Siyempre, ibibill ka ng ano, facilities kasi nga hindi sila binayaran ng insurance ng buo. Chop. Chop talaga ng ano ni ano, best niyo. Beef ano, mechado ba ito or kaldereta? So yun mga Inday, ang sinabi ko sa inyo mga Inday is according sa ano, in-network benefits o yung mga benefits kapag nag-stay ka sa mga provider, facility, hospital na covered ng healthcare insurance mo. Pag hindi siya covered ng healthcare insurance mo or hindi sila contracted ng healthcare insurance mo, mas mahal yung mabibill sa'yo. Kasi ibang benefits naman yun, mga Inday. Okay? Hindi siya maganda yung benefits kapag hindi ka nagstay within the facilities, healthcare network, laboratory, provider, physician, nurse practitioner na contracted ng iyong insurance. So hopefully guys, may natutunan kayo maski konti man lang sa akin mga Inday. Nakakaloka. Maski konti lang mga Inday, sana may natutunan kayo ng mga basic kung anong meron dito about healthcare insurance. Ako, shinare ko lang naman guys based from my benefits plan, based from my based from my experience. Ayan, magbasa naman tayo ng ano, mangilan-ngilang comment. My God, nakakaloka. Itong ano ko. Ay, pag may mga tanong kayo mga Inday, huwag mahihiyang mag-comment sa comment section mga Inday. Nakakaloka. Okay? As in, mabilis naman akong sumagot kapag meron akong time. As in, nakakaloka. Eto, basahin natin yung comments. My God. Hello Nurse Ken. Ito Ken, pinanitan ko na nga ng Ken. But anyway, baka sanay siya na Ken. You are nurse ako dito sa Pilipinas. Pinapanood kita pampagising sa ship ko 8 p.m. to 5 a.m. Hindi dito sa phone ko, kundi sa TV. Bongga! Oh my God! Alam nyo, ilang beses na ako nasendan ng mga ano to, screenshot. As in, nanonood talaga sila sa TV, Day! Hindi ko alam. Ewan ko, siguro kung napanood ko yung sarili ko mismo sa isang monitor na malaki, matatawa siguro ako, Day, sa mga pinaggagagawa ko. Charis! Kasi yung beshi ko, nung minsan pumunta ako sa bahay nila, sabi niya, uy, gusto mong panoorin yung ano, may projector ako dito. Sabi ko, wag na, Day! Matatawa ako sa mga pinaggagagawa ko. Maraming nagsisent mga Inday na pinapanood daw nila ako sa TV. Ay nako, thank you so much. My heart is so... English pa more, Day. Baka may stroke ka na sa kakaisip. Chinese. Ano ba yan? Eto. Salamat sa car tour, apartment tour naman. Ay, marami talagang nagre-request ng apartment tour. Hindi ko alam kung anong ipapakita ko dito, Day. Isa lang yung sofa ko, tapos yung bed, napakasimple ng apartment ko. Pero I will really try my best next time na ipakita. Kasi as in, napakasimple mga Inday. As in, plain na apartment mga Inday. Happy na palagi ka na may vlog ngayon. Happy na palagi ka na may vlog ngayon. Gustong-gusto ko yung mga financial services, pati asawa ko nakikinood. Yes, dati hindi talaga ako active. I think isa ka sa mga ano, mga naunang subscribers ko dito sa YouTube na patuloy na sumusuporta at nanonood sa akin. Thank you so much, ma'am, and God bless. And hopefully, kung pending man yung application mo ngayon, hopefully, sana soon, magkita-kita tayong lahat dito. Diba? Malay mo! Cherries! And more travels for everyone, mga Inday. Sige na, mga Inday, at humahaba ng sobra-sobra itong video na to. Thank you so much for watching and have a good day. Bye-bye!